Anak ni Sherry Hill, inulan ng batikos matapos gawin ito pagkalipas ng libing ng ina. Ipinagluksa nga ng buong showbiz community ang pagpanaw ng batikang aktres na si Sherry Hill noong August 5, 2022. Maraming mga nakasama ng La Primera Contravida sa industriya ang nalungkot sa kanyang pamamaalam at ikinagulat naman ng lahat ang balitang siya ay na-diagnose ng rare form of endometrial cancer noong October last year. Matatandaan na nagdesisyon ang 59-year-old na si Sherry na naipagdiwang pa ang kanyang kaarawan noong June 21 na iwanan ang buhay sa Pilipinas bilang isang artista upang makasama ang mga anak na nasa Amerika noong second quarter ng 2021. Napalibutan pa nga ng sari-saring intriga ang pag-alis niya sa seryeng kanyang ginagawa sa GMA7. Subalit walang pagsisisi si Sherry sa kanyang desisyon dahil alam niyang marami na ang kanyang naiambag sa mundo ng showbiz. Dahil bata pa lamang siya ay nagsimula na siyang umarte. Sa halos 5 dekada nitong pag-arte, napatunayan niya na isa siyang dekalidad na aktres na nakahakot na rin ng maraming acting awards. Binalikan naman ng kanyang mga anak ang alaalang iniwan ni Sherry bilang isang anak, kapatid, kaibigan, asawa, katrabaho, ina, at lalo na bilang isang magaling na aktres. Pinasalamatan din nila ang lahat ng nagpahayag ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit para sa kanilang ina at sa kanilang pamilya. Sinabi nila na lumaban ang kanilang ina sa sakit with grace and strength. Sa post ni Rafael, nilagay niya ang caption na "Words cannot express my love for Mama. I'm so proud of you." Ang anak naman nitong babae na si Bianca ay nagpahayag din ng kanyang mensahe para sa ina at inilagay ang caption na "I love you, Mom. You did such a good job. I am so proud of you." Ang panganay naman nitong anak at nag-iisa sa aktor at direktor na si Leo Martinez na si Jay ay nag-post lamang ng isang maikling mensahe sa kanyang social media at sinabing "I love you so much, Mom" sa official statement post nito. Subalit kasunod ng pagluluksang ito ay pambabatikos naman ang inabot ng anak na babae ni Sherry matapos makita ng mga netizens ang post nito matapos na dumalo sa isang party. Nakita kasi sa IG story ng kaibigan ni Bianca na pinasalamatan niya ito sa pagdalo sa kanyang show noong nakaraang gabi. Nabasa naman sa isang story ni Bianca ang pagsagot nito sa follower na kumwestiyon sa pagparty nito kahit hindi pa nagtatagal ang pagpanaw ng kanyang ina. Ayon sa netizen, "Your mom just passed away and you're in a party now?" Kanya namang sinagot ang katanungang iyon at sinabing ang buhay ay sagrado at dapat pahalagahan at parangalan. Pero ipinunto nito na kung kilala niya ang kanyang ina, ito na mismo ang unang magsasabi sa kahit na sino na dapat silang mamuhay adventurously and joyfully. Nilinaw din niya na siya ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ina, ngunit iginiit nito na hindi niya trabaho ang ipakita ang kanyang pagkalungkot sa kahit na sino. "I love my mother and am allowed to grieve as publicly or privately as I wish. I am not here to perform for those who chose to follow me." Sinabi rin niyang kung nais ng netizen na i-unfollow siya, maaari niya yung gawin at patuloy niyang i-enjoy ang buhay na ibinigay at ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ina. Ang pahayag na yon na ibinigay niya sa netizen ay kasagutan niya rin para sa lahat ng mga nagtatanong at kumukwestiyon sa kanyang ginawa. Dahil sa dami ng nakuha nitong pambabatikos, hindi na nito ninais pang sagutin sila ng isa-isa. "I will not be answering or justifying all the messages in my inbox, so please consider this an overall statement for now." May mga komento rin na iniwan ang ilang mga netizens na nakaalam sa pagpunta ni Bianca sa party. Anila, "A little insensitive kasi makikita nasa party siya. Sana hindi na lang siya nag-post and keep it to herself na lang muna. Di purong Pinoy yan, kaya wag na kayong umasa ng respeto. Wala pa ako nakikitang pic na kasama niya Mama Sherry niya habang nagpapagamot. Itsura pa lang halatang party goer na. Kaya kayo, bago nyo dalhin anak nyo sa ibang bansa, make sure pinalaki nyo muna yan dito sa Pinas. Magtataka pa kayo san ba lumaki yan. Wala yang Filipino at Spanish values, laking state. Malayo sa pamilya yan, in short, wapakels."
Sa naging pahayag ni Bianca, ipinarating lamang niya sa mga taong nagtatanong kung bakit ito nagsasaya. Malinaw na ito ang kanyang sariling paraan para makayanan ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina. Malinaw din niyang sinabi na ito rin ang gugustuhin at gagawin ng kanyang ina, lalo na kung ito ay nabubuhay pa. Si Bianca ay matagal nang nakabase sa New York. Doon din ito nag-graduate ng high school noong 2014, taon kung saan pinag-usapan ang mabilis na pagkakatanggal ni Cherie sa seryeng Ikaw Lamang ng ABS-CBN. Agad naman niyang nilinaw na may usapan sila noon ng management dahil kailangan nitong magtungo sa US para dumalo sa graduation ng anak. Nagtapos si Bianca sa Scarsdale High School at nagdesisyon naman na kumuha ng Bachelor of Fine Arts, Major in Drama and Dramatics, Theater Arts noong 2019 sa New York University. Dito ay nakagraduate siya with honors at nakatanggap ng Distinguished Writing Award at Outstanding Achievement Award mula sa NYU. Matagal nang may interes sa kaparehong larangan ng kanyang ina si Bianca, kaya naman noong 2013 ay nag-summer intern ito sa Stage Directors and Choreographers Society sa New York. Naging marketing representative naman siya ng isang taon sa Insomnia Cookies at matapos ang trabaho niya rito, ay pinasok niya ang pagiging assistant director para sa Equity Showcase na may pamagat na TV in My Bones noong 2017. Pumasok din siyang production and creative development intern sa Nine Muses Entertainment na direktang nagtatrabaho sa ilalim ng founder na si Bryce Dallas Howard. Taong 2018 naman nang itatag niya ang Under the Covers at tumayo bilang executive director. Ang UTC ay isang collective of artists na nakatuon sa pagtatanggal ng mga stigma na pumapalibot sa kasarian at sexualidad sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga malikhaing mediums. Taong 2020 naman nang maging marketing and public relations manager siya ng Stella and Ruby na itinatag noong 2009 ni Lulu Hazel na may isang misyon, ang makalikha ng magagandang alahas na magugustuhang isuot ng mga kababaihan. At ngayon nga ay isa na siyang executive assistant ng Programming and Development for Kids and Family para sa Warner Brothers Discovery, isa sa mga premier global media and entertainment company na may hawak sa mga kilalang cable channels sa buong mundo. Nalaman naman ng publiko ang tunay na nangyari sa aktres matapos na mag-post ng official statement ang pamilya ni Cherie sa pamamagitan ng anak nito na si Rafael Rogoff, bunso niya sa dating asawa na si Ronnie Rogoff na isang violinist. Nakita rin nila ang official statement na ito sa iba pang social media accounts ng mga kamag-anak ni Cherie. Dito ay sinabi ng pamilya ng aktres na pinili at ipinakiusap niya na hindi malaman ng kahit na sino ang kanyang karamdaman, kaya naman nirespeto nila ang kahilingan na iyon ni Cherie. Sinabi rin sa statement na nakipaglaban si Cherie sa sakit na cancer at tumanggap ito ng treatment mula sa isa sa mga pinakamagaling na cancer hospital sa buong Amerika, ang Memorial Sloan Kettering sa New York. February 2022 din nang ipakita ni Cherie ang kanyang new look dahil sa pagpapakalbo nito at sinabing simula iyon ng kanyang panibagong buhay sa Amerika. Ang mga nakasunod naman sa official Facebook page ni Cherie ay nakita ang pagbabago sa kanyang pangangatawan at doon ay agad nilang ipinagdasal ang mabilis nitong paggaling, kahit wala itong binabanggit na karamdaman. Nito na lamang ilang buwan bago pumanaw ang aktres nang mabasa sa kanyang mga post ang treatment na kanyang ginagawa sa ospital, kung saan ipinakita rin nito ang pag-aalaga na ginagawa ng mga nurses sa kanya. Bago naman pumanaw ang aktres, hiniling nito na ilagak ang kanyang abo sa farmhouse nito sa Bukidnon. Ang farmhouse ay nakita sa social media ni Cherie na kanyang ipinost noong December 2020 kasama ang bunsong si Rafael. Ang litrato ay nilakipan niya ng caption na, "Looking up and forward with hope amidst nature towards the future. Trusting that life will always be better after the long storm. Hashtag Casa de Amor, hashtag Welcome to the Forest, hashtag Look to the Light." Ito rin ang isa sa mga paboritong lugar ni Cherie ayon sa kaibigan na si Alfred Vargas, na nagsabing nagliliwanag ang mukha ng aktres
kapag napag-usapan ang nasabing lugar, maging ang kagustuhan nitong manatili doon. Ganoon din naman ang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nakilala at nakita ng ilang beses si Sherry, maging ang kwento nito na napamahal na siya sa kanilang lalawigan. Ang mga abo ni Sherry ay hinihintay na lamang ng kanyang mga fans na makabalik dito sa bansa para masimula na rin nila ang pagbibigay pugay at ipagdiwang ang buhay ng aktres sa huling pagkakataon. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.